Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabukay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamanas sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal Niya ang gawang matapat, ang pag-ibig Niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kaniyang nilikha ang tanan, mga tao'y di namayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na iwala pa sa Yesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila sa Yesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Yesus sa bangka, at pagkadakay sumatsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Bago pa po ang ebanghelyong ito, kahapong ebanghelyon sa pagpapakain ng ating Panginoong Kristo ng 5,000 lalaki, hindi pa po kasama doon ang kanilang mga asawa at mga anak, the multiplication of the bread. Sa panghuling bersikulo, nung kinilala nila si Jesus, nang sila'y napakain, gusto nilang gawing hari si Jesus. Pero ang ating Panginoong Kristo ay umalis at pumunta sa tahimik na lugar at nananalangin. Kung kaya't ang kontekstong ito sa kanyang pananalangin, hindi napalayo maging ang karanasan na sinapit ng mga apostoles. Kahit pala'y nananalangin ng ating Panginoon sa Kristo, parang nandoon din ang problema. Parang tulad din po sa atin, na kahit sa ating panahon ng pananalangin, ay hindi inaasahang sumasagi sa ating isip ang ating daladalang problema. Ganon din marahil ang naramdaman ng ating Panginoon sa Kristo, that he was supposed to be in communion with God, but the problem still in him, sa karanasan ng kanyang mga disipulo.
Kaya po mga kapatid, atin pong isipin nang maging sa ating panalangin ay naroon din sa atin at hindi ito naaalis. Lalo lapang po nating ipinapanalangin na tayo mabigyan ng lakas na sa kabila ng ating mga nararamdaman, karanasang unos ng ating buhay, ang lakas at ang diwa, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin na nagsasabing, I am, ako, narito ako. Kaya nga ipinahabilin sa atin ng ating Panginoong Kristo, huwag kayong matakot. Para po ba niyang sinasabin sa atin, huwag kayong matakot, ako ang kapitan ng barkong ito. Sa konteksto pong iyon, ang simbahan ay meron ding tensyon. Meron ding dinaranas ng mga problema, lalong-lalo na ang konflikto ng mga mananampalataya na halimbawa ang mga Grego na sumapi sa pananampalataya ay nag-aaway-away na sila dahil wala nang tumitingin, nagbibigay ng ayuda papahalaga sa mga balo, sa mga byuda, sa mga nangangailangan, sa mga mahirap, kung kaya nga sa unang pagbasa narinig natin na kinakailangan nila ng tao na patuloy na maglilingkod at hindi napapabayaan ang komunidad sa kailangan nitong ng mga taong mahirap, lalo-lalo na mga byuda. Kung kaya nga nagkakaroon ng pagtatalaga ng pitong diakono. Isa lamang po ito sa dinadanas nila mga problema bilang isang komunidad, bilang isang mananampalataya. Maging din po sa atin, mga personal na mga problema, mga unos sa buhay, nang minsan akala natin ay ayos na ang ating buhay. Nang minsan, okay naman lahat, personal, pamilya, pero minsan dumarating na hindi natin inaasahan. Tulad ng pangyaring ito, itong mga apostoles na naglakbay sa lawa, maaring napakaganda ng panahon, umalis sila nang wala ang ating Panginoong Kristo, pagkadakay nagkaroon ng unos, nagkaroon ng bagyo, karaniwang karanasan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, at ito po yung pinaghuhugutan natin ng lakas ng loob. Tulad nga ng kanyang sinabi, huwag kayong matakot, narito ako. Kung atin pong titingnan yung mga kinatatukutan natin sa buhay, minsan po ay yung mga nakaraan natin na bumabalik sa ating kaisipan. Minsan naman yung ating mga takot ay yung mga parating pa lamang na hindi pa nga natin naranasan na uunahan na tayo ng takot na hindi pa mapangyari. Those we think that we are all afraid of, most often, they don't exist. Wala pa nga ang future, kinatatakutan na natin. Meron din tayong kinatatakutan ang mga nakaraan na bumabalik, dinadala ng ating konsensya at tayo natatakot. Kung kaya nga po, sa ating buhay, tulad ng mga apostoles, takot na takot. At doon lamang sila natuwa nung dumating si Jesus sa tagpapaalas sa kanila at sa atin, huwag kayong matakot. Narito ako. Pinapaalala sa atin ang ating Panginoon si Kristo na siya ang gabay ng ating buhay. Kung kaya nga po, tulad ng kanyang ginagawa, nananalangin sa tahimik na lugar in communion with God, that is supposed to be our life, na ang ating buhay ay isang panalangin. At ang panalangin ay ito po yung ating isa sa buhay.
kadalasan po ay dinadichotomize natin, hinihiwalay natin, nilalagay natin parang sa isang kahon. Narito ang ugali ko sa loob ng simbahan na ito. Ito ang nararamdaman ko. Ito yung aking mga panalangin. Pagkalabas na natin ng simbahan, naiiba na ang ating ugali. Wala nang continuity ang ating buhay, panalangin sa loob ng simbahan o kung saan mang lugar na tayo nananalangin. Pinuputol na natin. Naiba na ang takbo. Sisters and brothers, we have to understand as believers, as Christians, as followers of our Lord Jesus Christ, kasi ito po yung ating buhay, ang panalangin, na hindi po napuputol ito, na para pong hinga sa atin ng ating Panginoong Diyos. At pag naputol ang paghinga, pag ikay nag-i-inhale ka lamang at hindi na siya nag-i-exhale, o nag-i-exhale ka lamang at hindi ka na nag-i-inhale, walang continuity, patay tayo dyan. Ang ating panalangin ay gagawin po nating buhay. At para namang ating buhay ay isang panalangin, ibig sabihin po, hindi naman po talaga hiwalay ito sa ating buhay, ang panalangin. Kasakasama at karugtong natin, ang Diyos ang pinagmumula ng ating buhay, ang Diyos ang nag-uugnay sa atin ng ating buhay, at kung tayo nananalangin, meron palanging ugnayan kung saan ka man napupunta. Isipin mo lamang ang ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo at yun din po ang gagawin natin maging sa ating mga trabaho, sa ating bahay, sa ating sakahan, sa lahat-lahat, sa ating ginagawa. Kung ano man po yan, naroroon ang kaisipan ng ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo ay gagawin ko din sa pang-araw-araw kong buhay. At yung ating buhay, ayun din na lamang ating ipinapanalangin na taimtim kung kaya't hindi siya napuputol. At hindi natin nasasabing wala akong panahon sa pagdarasal, ang karamihan po nating mga alibay, karamihan nating mga rason. Yun nga ba, wala bang panahon? Na kung ating pong titingnan ay hindi po napuputol ang panahon. Time continues. Na kahit po tayo nakaupo dito, ang oras ay tumatakbo. Atin lamang pong isipin yung ating enerhiya, ang ating lakas within the time frame, yun po siguro yung ating imamanage. Many times, we have this understanding to have a time management. Kinsan po aking iniisip, paano natin mamanage ang time? Na kahit tayo nakaupo, tayo nakahiga, tayo nakatutulog, wala tayong ginagawa, time continues at ang hirap i-manage. Kung kaya nga po iniisip ko, we cannot manage the time. We can manage the energy that we have within the frame, within the time frame that we have. Mas maganda po sigurong yun ang ating gagawin kung papaano nating i-manage ang ating lakas. At ang lahas ng ating ay ating pong ibubuhos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And I think this is also the message for all of us ng karanasan ng mga apostoles. Kasakasama na nga nila sa Jesus, minsan lang nawala sa kanilang mga mata. At nung naramdaman nila at naranasan ang unos, biglang natakot. Dahil baka po minsan sa ating buhay, akala natin okay na tayo at hindi natin pinapansin ng Panginoon na kahit iba na yung ating ginagawa, pero hindi pala natin kaya. So sisters and brothers, this gospel reminds us as what Jesus said to us, I am. Narito siya sa atin. Atin lamang pong palaging buksan ang ating pagkatao, ang ating isip, ang ating puso ng lahat sa atin
sa kanyang pananahan. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya nang may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ang ating tutugon sa bawat kahilingan, Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Tayo, naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ng simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng kanyang mapagmahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan, upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga batid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyo lamang kalugdan, ay kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo ay naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya at tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ninabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para manglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
paalaala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katunugan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng puong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng amkaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.